Good morning, everyone! Or as we say it in the Ibanag language, Diyos na umani ka mong amin, this is your King of the World. And today, pupunta tayo ng Tabuk City, Kalinga, para kumuha ng Gramps Egg Pie. Kahapon pa kami nagkikrave ni Mrs. Kaya naman itutuloy na natin ngayon. Eto nga, medyo pinaambunan tayo ng konti, pero after yung barangay namin, wala na. Clear na ulit ang ulan, ang ambon. Kaya ito, gagawin natin yung ginawa natin sa Apari. I'm going to record as much as possible the whole way going to Tabuk City from Tuguegarao City. Kaya nandito tayo ngayon sa Buntun Bridge. Siyempre, ito na siguro ang pinaka-iconic na tourist spot or man-made structure dito po sa Tuguegarao. Bukod siguro sa St. Peter's and Paul Cathedral. Pero yun. Usually, ito yung tinadaanan talaga ng mga motovloggers, ng mga travelers going in and out of Tuguegarao City. Ito, samahan nyo ako ulit. Pupunta tayo ng Tabuk City, Kalinga to buy a couple of Gramps Egg Pie. Dami ng mga egg pie dito sa Tuguegarao. Ewan ko ba kung baka doon namin gustong bumili. Hindi, masarap din naman kasi talaga. Tsaka makapal siya. We are now at the intersection of Buntun, Madarulog, Enrile, and Solana. Kakaliwa tayo dito papunta ng Enrile. Pagpasensyahan nyo na lang ulit yung mga paubo-ubo na yan. Hindi ko maiiwasan yan. Ito na naman tayo. Nakalimutan na naman nating mag-gloves. Wala na naman tayo gloves. Naiiwan ko kasi lagi sa mga kotse. Ewan ko ba kung bakit doon ko nilalagay. Hindi naman ako nag-gloves sa kotse. Anyway, chill ride lang naman to. Wala namang bakbak dito. Tamang ride lang tayo. Patayin muna natin to. Save tayo ng battery sa ating 360. Dapat sanayin ko na yung sarili ko dun sa ano, sa style ng vlogging natin sa ating Philippine Loop. Kasi hindi ko naman pwedeng iwanan na bukas pareho to ng tuloy-tuloy. Hindi katulad ni Noraly ng Itchy Boots. Madaming memory yun, saka maraming battery yun. Hindi natin kayang tularan yun as of now. Kaya ako, gusto nyo ng mga tipong ganun na lahat dinodocument. Aba, subscribe na kayo dito sa channel ko, King of the World. Tapos nood-nood din ng mga videos para ma-monetize na tayo, di ba? Di ba? Thank you. Mabalo ang thank you sa Ibanag. Kaya naman yung mga naririnig nyo sa end ng videos ko, when I say mabalo, that is thank you. Ay, patayin ko nga muna. Patayin muna natin yung ating 360. Maiwan muna tong Insta360 Ace Pro na action camera. Ayun na nga ho, kasalukuyan natin binabaybay ang Maharlika Highway dito sa bayan ng Enrile, Cagayan.
Ang bilis ni kuya. Tapos may itlog sa likod. Good luck sa'yo. Sana lang hindi mabasag yung mga itlog mo, kuya. GCT Farm Resort, shout out kay Attorney Maeng Manaligod. Isa ring Philippine looper yan. Siyempre magkambal to. Shout out na rin kay Bro JB Singapan. Isa ring Philippine looper. Kambal yan eh. Mga kambal na motorcycle enthusiasts. Check tayo ulit kung recording tayo. Yes, we are. May trust issues pa ako dito sa Ace Pro. Initial kasi recording ako, gaya nga ng sabi ko ng last last trip natin going to Apari, may initial experience kasi ako na biglang nakat yung recording. Kaya mahirap na. Hopefully it won't happen again. Ayan po, papunta ng Enrile Centro proper. At eto, medyo nahiwalay ang kanilang municipal hall. Welcome to the Enrile Municipal Hall. Pansin nyo siguro, hindi na ako nag-Google Maps kasi medyo kabisado na natin yung lugar. Ilang beses na rin naman tayo pumunta ng Tabuk. Yeah, save tayo ng battery. Hindi nga pa tayo nakapagdala ng charger. Naku. Marami pa naman tayong battery, save pa tayo. Road work dito po sa Enrile sa mga bumabiyahe papunta ng Isabela going through Rojas. Siyempre dadaanan nyo itong Enrile. Please beware of road works like this. Marami rabiri po dito sa Enrile yan. Mas lalo pag bumabaybay kayo dito ng gabi, ingat-ingat lang po. Mukha namang sufficient yung kanilang early warning devices o early warning signages. Doble ingat lang.
approaching the right turn going to Tabuk City or to Kalinga Province. Long straight road ahead. Dapat tanggalin ko pala yun, no? Biglang bawat sentence ko tumatawa ako. Parang ewan. Anyway, one more reason for this short trip. Kasi yun nga, kahapon nagpatingin tayo ng motor kilapako sa Paco Rider stuff. Ay, chinek yung ating throttle body, chinek yung ating air filter. Nagpalit na rin ako ng belt in preparation sa ating biyahe. Mahaba-habang biyahe natin yan. Pero yun nga, yun ang isang rason kung bakit tayo nag-road trip din ngayon, to test everything out if it's okay, if it's working fine. At kung na-address ba yung problema natin nung nag-trip tayo last week na biglang bumaba yung ating fuel economy. Kasi for the longest time since I got this, ang fuel economy natin averaging 40 kilometers. Pinakamababa siguro 38 kilometers per liter. Tapos biglang nung nag-apari tayo, I think bumaba siya ng mga 20-25. So nagulat ako, medyo kinabahan ako. Apari is only 200 kilometers back and forth from Tuguegarao. At halos full tank nung umalis ako ng bahay. Sabihin mo na mga isang bar lang yung wala. So siguro expect mo yon mga 30 kilometers out of the average na 300 kilometers per liter, per full tank. So dapat mga 270 kilometers yun, di ba? Ganda ng view. Teka, daldal ko, hindi ako nag-appreciate ng view. Ayan na naman yung tawa, ano pa yan? Anyway, yun nga. So mga tipong pag one bar lang ang wala, up to blinking, dapat na-expect mo mga 270 kilometers based on my experience, ha. And nung nag-apari trip tayo last week, one bar lang yung wala, up until blinking, pauwi na ako galing Apari, nasa Alcala pa lang ako. So that's about, 50-60 kilometers from Apari. So idagdag mo yung 100 kilometers from Tuguegarao, 160 kilometers lang. Masyadong mababa. O, di ba? That's a 110-120 kilometer difference for one full tank. Masyadong malaki yung difference. Kaya naman ito, nagtataka ako. Bakit ganun? Ito, test natin ulit ngayon. Although, hindi ito fair comparison from last week. Ito nga po palang Liwan Tower. Tinatawag nilang Liwan Tower dito sa Liwan and Rile, Cagayan. Favorite na puntahan ng mga bikers, ng mga bicycle riders dito sa Enrile. Those who want to train for mountain biking, yung mga paakyat pababa dito. Napakaganda kasi ng lugar for that purpose. Tapos napakasinik pa. Siyempre, Kalinga eh. Approaching Kalinga, kaya talaga mga views dito breathtaking. Anyway, yun, kung makikita nyo ngayon, 33.9 kilometers per liter na naman ang nakukuha natin dito sa motor natin. A chill ride nga lang to.
Anyway, sabi ko nga, this is not going to be a fair comparison kasi highway yon. Mas pumipiga tayo ng silindador. Pero ito naman, akyat baba. So, double time din ng makina. So, we'll see. Compare na lang na after ng trip natin or pag nakarating tayo ng Gramps Bakery sa Tabuk City. Ganda ah! Sarap! Ito ang problema ko dito sa mga ganitong lugar. Sa mabundok at makurbadang mga lugar na merong mga napakagandang tanawin, ang hirap hindi tumingin. I'm one of those people kasi na talagang madaling mamangha pagdating sa mga ganitong tanawin. Kaya nga nung nakita ko yung mga post ng mga tao sa Mindanao, sa Impasugong communal ranch, tapos mas lalong-lalo na nakita ko ngayon pinuntahan ni Sis Justine. Sis Justine Manalad ng UP Ames. Ba, talagang isasama ko na talaga sa aking itinerary ang Impasugong communal ranch. Hindi pwedeng hindi. Ganda eh. For someone like me who appreciates these kinds of views, grabe, ibang iba dun. Tapos sabi rin nila NN, ang hipag ko na taga Tacorong, kung gusto mo raw ng mountain views, bukid nun talaga ang the place to be. Kaya pupuntahan natin yon. Check lang ulit if it's recording. It is. Mukha namang clear ang kalangitan papunta ng Tabuk. Isolated rain showers, okay lang eh. Pero pag yung guhos, wag naman sana. Welcome to the province of Kalinga!
Oh, di ba? Ang sarap mag-drive, napakapayapa. Napansin nyo, nag-switch ako ng ano, ng stock horn. Kasi may maalala akong ano, nagsabi dati na they don't like loud horns here in Kalinga. Kaya respetuhin lang natin yung mga kagustuhan nila dito sa kanilang local government. Isa din yun sa mga rason kung bakit ayoko magpalagay ng loud to ano eh pipe. Mga aftermarket pipe. Ang sarap pakinggan, ang pogi, ang macho. Yung mga usual na ini-install ng mga JBT V3, yan maganda. Siyempre yung mga tipong Akrapovich, wala naman yun. Kasi masyadong mahal. Huwag nating isipin yung mga ganong kamahal. Mga JBT V3 na naka-install sa mga motor nila pa ako sa Paco Rider stuff. Saka sa dami-dami ng mga kliyente nilang nakalagay ng JBT na V3 pipe. Grabe, ang pogi. Ang macho talaga ng tunog. Sarap pakinggan. Pero if you start to think the usage pag mga gantong lugar, parang nakakabulabog masyado. Saka pakiramdam ko pag long ride, masakit sa tenga rin bilang rider kasi ikaw ang unang ikaw pinakamalapit dun sa ano eh Tambucho. Tenga mo 'yung magsa-suffer. Yo, that's my personal take. Hindi ko naman sinasabing mali kayo.
Yun ay opinion ko lamang. Kung sa tingin nyo ay masaya, doon kayo masaya, let's go. Basta lang within legal limits ang tunog niya, ang loudness. So totoo lang, isa pa sa pinapractice ko dito sa ating vlogging is dapat may konting energy ako. Mas marami pa akong energy magsalita, no? Kasi si daddy mismo, tatay ko mismo nagsabi, medyo boring yung vlogs mo. Ayun na, pag tatay mo na nagsabi na mahal ka, ibig sabihin totoo. Paano kaya? Ang mahirap kasi minsan pag mababa yung boses mo, parang ano talaga, walang energy. E ako pa naman pa nagsasalita sa mga gandong, alam kong conscious ako eh. Pag alam ko merong manonood or merong makikinig, medyo minomodulate natin ng konti yung boses natin. Oo. Para naman mas maganda yung listening experience ninyo. Pero yun nga, alam ko rin kasi yung style ko. Pag ako nag-host ng mga events, I'm usually the formal type of events host. E nadadala ko yata dito sa mga vlogs na ganito when I try to modulate. Nagaano, nadadala na masyadong formal or masyadong mabait ang boses ko. Nawala, at tapos it translates to walang energy. Ano kaya? So paano ba dapat? Dapat ba ganito? Maraming intonation? Ganun? Parang radyo? Babalik tayo sa ano, pagka-DJ niyan. Medyo konti lang ang ating nakakasalubong ng mga riders. Marami rin kasi talagang pumupunta dito. Oo, di ba? Sarap. Ang lamig. Oops. Dahan-dahan lang. Welcome to Tabuk! Yeah, boy! Bakit nga pala wala tayong music? Eka. Connect na ba tayo sa ating ano? Ah, huwag magsa-cellphone habang nagda-drive. Ang kulit. Eka, hanap tayo ng magandang paparadahan. At nang makapag-music tayo. Kapit ang tahimik ng buhay ko. Walang music. Kita niyo yan? Paano kataas yan? Daming ganyan dito.
Arada muna tayo dito. Saglit lang. Ayan. Tayo ay titingin kung naka connect tayo sa ating Freedcon T-Max Pro S Pro. Ayan, connected na. Meron na tayo mag-music. Ang ating favorite na chill music, Stella Jang. That's G. Okay. Music is good. Volume is good. Let's go. Dito sa may bungad ng tabok, malakas ang signal. I have full bar sa LTE natin for smart. I don't know about Globe. Kung mahirap pinsan, kung naka-record ka. Gusto mong maging law-abiding citizen, pero double yellow lines. Nahirap na maging kamote. Baka mabansagan ka pang kamote mamaya. Cut ko na lang kaya ito, no? Overtake na ako. Circumvention of the law. Hoy, tumigil. Okay, pwede. O, di ba? Hindi tayo lumabag sa batas. Double yellow lanes, no overtaking. On the other side of the road. On the lane of the oncoming traffic. Pero sa kanan pwede. Uy, may McDo na rin pala dito. Ito na yung magandang twisties. 360 tayo. Sarap. Too wide. Diba? Oh, ganda ng view. Ayaw ng pitada ko. Nakapatay pala yung pitada. Sorry naman daw. Hindi tuloy tayo naka-respond dun sa pumitada. Kung sakasakaling mapanood mo man to, sir, pip-pip! Yun na lang sagot ko sa'yo. Pasensya. Tara, puntahan na rin namin yung pagpapamilya. Iloba Resort. A lot of things to do there. Horseback riding, zipline. Tapos, tatlo yung swimming pool nila. Good place to relax dito sa Tabuk City. Na medyo hindi pa masyadong matao. Or siguro nung time lang na pumunta kami, hindi gaano.
Medyo hirap yung sasakyan natin. Kung tama ang memory ko, the last time I went through this road was when we were on our way home from the highest point of the Philippine highway system. That's March yata o April last year. Na nakamotor ha. Pero nakabalik yata ako dito nung merong matama. Nung merong convention ang opisina ni Mrs. Pati sundo ko siya dito eh. Meron nakasasakyan kasi yun, nakakotse. Jex, umaambun ulit. Ah! Wag po! Diversion road going to Isabela. At ho. Siyempre, we all should always give way to dogs. Kasi mahirap na. Nung huling biyahe na lang natin, nakita natin yung damage na ginawa nung disgrasya between aso at tao. Aliog Bridge!
Ano ko naunahan ko to kanina? Iba na naman to. Keep right. Motorcycles, kuliglig, heavy equipment, tricycles, slow-moving vehicles. Sunod na lang tayo. Wala namang mawawala sa atin. Hirap na. Ah! Basa tayo doon. Ayos lang. Stoso na pala. Late na naman pala akong umalis ng bahay. Sana lahat ng kalsada ganito. Very good to pag gabi. Liwanag dito. Welcome to Bulanao. Hello, bat book. Ano ba talaga? Bulanaw ba talaga o Tabuk? Kulit. Wear your helmet, motorcycle riders. Yung Grams Bakery is somewhere along the highway.
Yun ang hindi ko tanda. Yan, mukhang magmamaps pa rin tayo. Anyway, ano lang, magalan lang natin para makita natin kung nasaan. Welcome to Tabuk City! Totoo na to. Ito na yata. Hindi. Saan ba natin? Alam ko dun yun eh. Pero dahil nandito na rin lang tayo, daanan na natin ang poblasyon ng Kalinga ng Tabuk City. Pinakita yun ah. Sabi, ito talagang isa sa mga na-appreciate ko sa Tabuk. Ang ganda ng kalsada. Ang luwag. Ikot lang tayo dun sa rotunda. Tapos balik na tayo. Alam ko talaga dun yun eh. Ba't hindi ko nakita? It was supposed to be on my right side. Papunta dito. Tapos sa kabila mamaya left na. Tingnan natin. Second time's the charm. Huwag naman ang third. Oops.
Tambay muna tayo dito sa Grand Zion Garden Resort Hotel. At i-search natin. Look for Gramps. Kilometers sa layo. Mali ako ng impression. Kala ko nandito lang eh. Tara. Clear. Turn right on Provincial North Road. Yeah. Barangay Bulanaw pala. Sorry naman daw. Davidson Hotel. Nakapag-stay na ako dyan nung... Ay, hindi pala ako nag-stay dyan. Sumama lang ako for a conference of Tuguegarao City Disaster Risk Reduction and Management Office personnel. Kasi nagkaroon kami ng parang refresher course on yung first aid, ganun yata, BLS and stuff. Pero after pala nung first day, umalis din ako. O hindi, hindi ako natulog, bumalik din ako. Tapos bumalik ako kinabukasan. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun, hindi ko na matandaan. Pero maganda yung place. Sarap mag-drive! Yung mapapachill ka lang din talaga kasi ang sarap ng hangin, nakikisama yung panahon, ganda ng kalsada, sarap ng pakiramdam ko, di ba? Perfect! Tapos bibili pa tayo ng napakasarap na egg pie ng Graham's Bakery. This is not sponsored, by the way. We just like the egg pie.
And it's close to Tuguegarao, relatively close to Tuguegarao, so madaling puntahan. Ang sarap naman talaga. Grabe, sobrang blessing din talaga na we were blessed with this motorcycle. Kasi nagagawa ko na ulit to. Nagagawa akong mag-motovlog. Nakabalik ako ng vlogging dahil dito, grabe. I'm very thankful talaga. Ayoko magdrama pero wala eh. I just feel grateful, grabe. It was meant to be kasi tipong nag-resign sa work. Hindi ko alam kung anong gagawin ko bukod sa syempre mag-aalaga ng mga kids ko. I was a little lost, pero ito nga, dahil dito, nagkaroon ulit tayo ng purpose na ibalik natin yung ating drive to create content at sarap sa pakiramdam. Yung mga tipong gantong rides na chill-chill lang, mas talong na-appreciate ko siya kasi nakakagawa ko ng bagay na alam kong magpapagaan ang loob ko. Yun. 600 meters. It is on the left. Ayan. Minsan, hindi mo rin talaga may iwasang magdrama eh. Pag mag-isa ka, nagmo-motor, tapos gantong lugar, chill. Mas ma-appreciate mo yung mga, ano, bagay-bagay sa buhay mo. Na usually, tinitake for granted mo eh natin. U-turn tayo to Graham's Bakery. Let's go. Wala namang signs, no, na bawal mag U-turn. Here we are at Graham's Bakery. Huling mga punta ko dito, laging maraming tao. Oh, ngayon lang ako pupunta na wala. Pero sana lang meron silang buko pie. Or tawag dito, egg pie. Kasi kung wala, sayang naman. Welcome to Gramps, home of the original tabuk egg pie. So yun, ito muna. Check muna tayo ng ating order. From the house in Tuguegarao City to Grams in Tabuk City, 59.4 kilometers at nakapag 38.0 kilometers per liter tayo. Hindi, ay, nabawasan na pala isa. Yung ating odo, ay, yung ating fuel gauge. So, pwede muna tayo ng egg pie. Let's go! Tao po. Ding duaman nga ako, egg pie. Naman.
Na-record ba ako? Ding, pakat ko na. Pakat na. Kasi usually, pag binibigay nila buong buo, walang ano, walang wala pang hiwa yung kanilang mga egg pie. Pag sa bahay hinihiwa kasi pangit yung ano, pagkakakat. Saka hindi na tayo makintay, kakain tayo dito mamaya. Ayan, yan po ang motor natin. Nagagamitin natin para sa Philippine Loop. Honda ADV-160. Ito na ang halos kompletong rig natin. Ano na lang. Yung isa na lang na wala dito. Yung handlebar bag. Tapos yung mga mounts natin for the cameras. Ito kakabili ko lang kahapon. Just in case kailanganin natin na mas accessible yung ating water bottle. Yan. Ano ba? Dami ko na ring sticker. Relatively madami na yan kasi dati wala talaga. Ayoko maglagay ng sticker pero ngayon marami na. Siyempre ang ating King of the World sticker, Philippine Looper sticker, ADV-160 Nation sticker. Ano may isa? Thank you. So may isa nga ako ha? May isa nga Mountain Dew man? May ano may isa ding? 20. Thank you. Ito na po ang ating Gramps Bakery Buko Pie dito po sa Tabuk City. Bubuksan ko ba? Kain tayo isa? Para pakita ko naman sa inyo. Sinamahan niyo ako dito sa Tabuk tapos hindi ko ipapakita kung ano yung egg pie, di ba? Unfair. Buksan natin. Mga tao sa bahay, pasensya na. Doon lang ako na kayo kumain. Naalala ko, hindi pa pala ako makain. So, tama lang. Timing. Anyway, dito ko na muna tatapusin tong ano, vlog na to. I hope you enjoyed the video. I hope you enjoyed the scenery going to Tabuk from Negro City. At sana pumunta kayo dito, try nyo tong grabs. Egg pie. Sarap. Thank you. Babalo!